Kung nakikita niyo minsan na nagpipicture kami, nasa isang gathering, or may, nasa isang party kami, hindi ibig sabihin nung laging siya nung buhay namin. Minsan, pag may merong mga kaibigan minsan na medyo amat-amatang sahod, malaki-laki ang sahod, so pag nagbo-birthday, ang ginagawa nila is they going to rent a istiraha or party place na puro lang mga kababayan ang nandoon or mga other friend, other nationality. Then, doon kami nagsasayahan. Yun lang yun. Just only one day, one night na maging masaya ka, stressful. Hindi mo lang ako yung isipin, kundi kumain, sumayaw, enjoy your life in one night or one day. Kasi yun lang yung time yung masusunod mo yung mga damit mo na medyo maganda, yung nagulit mo, yung mga bagay na. Misa naman bigyan mo rin ng halaga. Mga bagay na gano'n, i-invite ka, friend to friend, gano'n, true friend na, kung may party ka, nalita yun, ngayon mga gano'n kami, pero yung sabihin mo na nakita mo, yung sarap-sarap mong bumalik ka ng mga picture, syempre natural, di ba, pag nag-upload ka naman sa isang party, alis lahat ng position na kaya mong gawin, gagawin mo as in, para medyo maganda ang mga mo, di ba? But not ibig sabihin noon, or na hindi ko gagawa na hindi ibig sabihin nun is ang buhay namin is masaya kasi kung tutusin yun lang yung time na nagsasaya kami na just only one day pagkatapos na minsan pinabukasan yan ay namisan yung mayayari diba kuya pan pinabukasan parang lalo na pag morning duty ka, tapos may partyhan kayo. So, Saturday, Friday ng gabi, may party kayo. Saturday ng morning, may duty ka. So, mas mahirap din sa'yo. So, meron mga ganun bagay. Pag meron kang party, pinupunta ka na ganun. Kung mapunta ka niya, but we need to go home early. We go at 7 p.m. and then we go home at 11 p.m. night, then until or 1 p.m. tapos my duty is at 9 in the morning, so ang hangover to the highest level. Pero kailangan mo busy yung duty ka, yun lang yung time na may duty sa minimum, so just relax, have fun, ganun lang lagyan mo. So kaya minsan may mga pamilya din naman paalam nila, siyempre kami nagpapadala naman sila, gano'n, matin-matin. Tapos may mga anak na yung little care family or mother or father na nagtatrabaho sa mga bansa. Hindi nila alam na yung pinapadala sa kanila is almost one yung pinaghirapan yung binubunan yung panahon, oras, tiyaga. Nandun na lahat yung kasama sa amo, sa ibang tao. Just imagine na minsan pagagalitan ka, mumurahin ka, but you need to relax. Kasi ang lagi mong iisip ay mayroong pamilya yung naghihintay sa'yo, naghihintay ng monthly allowance, gano'n. At so, minsan may mga sila, hindi sila nakikita, hindi mo nang patawagan, hindi mo nang matext. Parang iniisip nila lagi yung side lang nila na, hindi nga siya tumatawag kasi, what if kung isipin mo, ikaw, kung nasa Pilipinas, ay naghihintay ka lang, ang pinapadala sa'yo monthly. What about that person? She or he is always working 24 hours or 12 hours a day. Diba? So, you just imagine that one na mag-isip ka pa na, hindi nga niya ako naalala, hindi nga niya ako napawagan. Tapos siya ba lang to thinking how to send money from their family or from you. Like that. So, dapat iisipin din ninyo yung OFW kasi minsan may iba nakaka-away. Minsan, yung iba tumataka, parang tinataboy. Tulad sa ganito dito, yung iba tinataboy. Kasi walang may pasahod sa kanila, gano'n. Siyempre, mamulit yung katulong. Diba? Alam mo ba ang
sabi kung sino ang mayaman ngayon, ang mga nagtatrabaho sa bahay. Kasi sila, until now, they are getting their salary every month. Pero sa tulad namin na outsider, they don't get salary because no work, no pay. So, di ba? Na, no choice kung isipin mo na lang na ito lang inaasahan sa Pilipinas, anong mangyayari? So, sa akin, siguro pwede kong sabihin kasi may mga kapatid na nag-work naman sa Dubai. So, stable mo na lang with me kasi sa opisina siya. So, kahit sa bahay, computer lang ang kailangan niya. So, nakakapag-work siya. So, hindi nag-stop yung work niya. Kahit may po, magtatrabaho sila through, ano, internet, ano sila sa kusina. So, everything that they need, it's just bring the laptop, asking for the boss what they want to work at. So, kami, itatabaw sa medical field. So, it's very hard for me, for us, for them also. Na, alam mo ba yung natatakot ka mag-work kasi natatakot mo punta sa ospital. Siyempre, di ba? Isipin mo lang, think of it na. Hindi mo alam kung sino dun sa mga taong pumupunta ang may walang ganun situation. So, baga, isipin mo yung ayaw mo makipagsapalaran. Kasi mahirap makipagsapalaran sa isang kaaway na hindi mo alam. I don't know who is your enemy. Everybody don't know who is the enemy. So, buong mundo, walang nakakaalam, diba? So, ano? So, sa akin, same life. Kasi, ang aking inisip is, ang pera makikita ko pa, pero yung buhay ko hindi na. What about my family? Pero, meron kasing iba na yung mga nila, yung mga employee nila is, hindi sila pinapayagan mag-stop ng work, tuloy-tuloy lang. Yung iba, 15 days, 15 days ang pinapa-postan nila. Pero, alam ba yung mahirap ko ng pagsabalan? Kung may choice ka naman. So, siyempre, yung iba, walang choice nila. So, kung may choice ka naman, so why not, diba? Ganun na. Kaya ako, hanggat hindi pa masyado clear ang mga panahon, stay at home muna ako. Alam mo yung meron naman mga babayari, medyo yung bayari, monthly, or ano. Hindi natin may iwasan na, but what we can do, diba? Hindi ko naman sinabi na, nakadepende akong kayo mawawala ang mga ganito. No, hindi gano'n. Kumbaga, nakikiramdam lang. Safety first. So, kasi iniisip ko eh, ayaw kong sa ganitong pagkakataon, ayaw kong gamitin sa ganitong bahagan. Kasi hindi ko alam eh kung ano, ang layo-layo ko sa Pilipinas, ang layo-layo ko sa pamilya ko. Kami lang dito mag-asawa, what if isasanin mo ba ng problema? Parang ang hirap, ilalim ako ang doblog ko. Utusan na lang ako nung partner ko na pumunta ng bayad ng bills no, sa internet. Sabi ko, hindi ko alam yun. Kasi kahit na ganun ko talaga dito sa Saudi, hindi ko na lang nasin mag-taxi mag-isa. Kung may pupuntahan ko as an emergency na kailangan mag-taxi, ang ginagawa ko is, tinatawag mo yung asawa ko, tinitext ko yung number, pinapakausap ko sa kanyang taxi driver, pero yun, kaibigan na yung matagal ng nakikala ng mga friend ko. O ang umiabi ko dito, Ate Ben, yung gano'n lang, na pinagkatatulaan ko talaga. Tapos binigyan numbers, ano kami. Nakamon ito kasi hindi talaga tumarunan mag-taxi. In 8 years in Saudi, hindi ko naranasan mo. Mas okay na lang din yung medyo mahinaan loob mo pagdating sa mga ganyan. Kaysa makapanglog mo, tapos biglang bumulian lang. Hindi mo alam pang nangyayari. So, hanggang dito na lang. Bye! See you my next vlog!